What's up, guys? So today I'm going to check your assignment. You know, isa lang. Okay. So mabilis na mabilis lang to. Okay. So just an, you know, clarification para din sa sinabit na assignment. Okay. So as of now, tingnan natin yung kay Sir Kevin Fernando, Silver Bullet Trade, New York Session Trade, Chalk Shows at around 10:37, Fair Valley Gap Shows at around 10:36, Entry Trade 10:38 AM, TP Hit ng 10:47 AM. So now let's take a look. There you go. I cannot see kung anong oras yung Silver Bullet since hindi ko alam yung military time na ito. Military time ba ito? I don't know. Okay, hindi. Okay, good. So, as you can see here, nangyari around, you know, change of character, correct? And then the Fair Valley Gap, right around here for the Silver Bullet trade, correct? TP Hit, right around here. So, this is a good trade for Silver Bullet trade by Sir Kevin Fernando, no? So, this is correct. This is good. So, let me show me, just show me one more time of this Silver Bullet na ginagamit mo, Sir Kevin. So, you know, we can move on, okay? So, okay to, correct. Okay, this is correct one. So, I will react to this one as perfect. There you go. And then 100. Okay. So BPR entry, oh sorry, pumiyak ako ha. So BPR entry, okay, ni Sir Joshua around 10:25, TP around 11:25. Okay. So I have a clarification on this one since ang nangyari is ito yung kinuha mo as a BPR, okay? So ito 'yon. Okay, this volume imbalance. This is a 5 minutes chart, okay? This is a 5 minutes chart to be exact. Okay? And then this is his 5 minutes chart nung pinalaki niya and nung nangyari na yung market price action. Ito na. Ito yung una, then ito yung pangalawa. Okay? So dito muna tayo. So in this case, 9:30 tama naman 'yan, Joshua, no? Maganda. Okay yung pinakita mo dito na 9:30 nagpe-prepare ka na for Silver Bullet, then alam mo na mangyayari sa 10 PM, okay? So in this case, yes, merong BPR si Joshua right around here. Okay? Pero Sir Kim, is this a BPR? Yun ang tanong. Is this a BPR? So for me, no. Okay? So hindi ko siya masasabing BPR. I'm so sorry. Okay? Hindi ko siya pwedeng masabi as BPR. Bakit? Hindi siya sobrang laki to the moment na pwede kong sabihin na BC and CB siya. Okay? To the moment na hindi ko kayang masabi na CB and BC siya. Okay? So yun lang yun. Now, nasan dito yung BPR? So, ang possible na pwede ko makita ng BPR dito, no, Sir Joshua, is ito. Itong huge candle na to, from here to here. From this opening, right around here, hanggang dito. That will be my BPR or your BPR. Yung dalawa. Bakit? One up candle, one close candle. I believe sinabi to ni ICT. So, let's take a look. BPR. Go. We want to see, and I would be saying. Okay, so wait. Asan ba yun? Okay, ito pala, ito yun. Okay, so ito yun, since basic lang naman, di ba? And now we're getting down to the brass tacks of intraday price action, and then we have the 2022 model right here. So if it doesn't work, apparently does, it'll die, but we have a gap. Relative equal highs. What's resting above these highs? Buy stops. The market rallies up, runs through, engages the buy side, and trades into the inefficiency. Why doesn't it trade all the way up and touch the top of that? What's this candle doing over here? It's one single pass, and then one single pass. That's a balanced price range. Yes, one single pass to. Okay, tama naman yun. Pero, tingnan mo to ulit. One single pass. Anong nangyari? Nag-cause ng break of structure. Yung one single pass. Dito, anong nangyari? You have a break of structure. One single pass. Nag-stop lang. Dito. Bago makuha to. So, ito yung mas confident na BPR mo. Why? Reason siya ng pagkaroon ng break of structure. One single pass, mark that one, extend that to the right, and you'll get why the price respected this zone. Makikita mo kung bakit. Now, I'm going to screenshot this one. There you go. There you go. Now, let's go to the markup. Right, let's create some box. There you go. This box.
right down here. Sorry. I don't know kung paano gawin transparent to. I'm so sorry. Okay. So right here to here. Bakit? Close. Ito yung opening ng candle. Then, ito yung pinakamataas. So now, ito yung magiging BPR ko. So here, from here to here, that's your BPR. And now, find the 50% level and you'll see respecting to that zone. Naintindihan? There you go. Okay? That's it. Okay? So, now, wala namang mali. Okay? Wala namang mali. Hindi ko naman sinasabing totally mali yung BPR mo. It's just inefficient. Inefficient. Ibig sabihin na kukulangan. Kulang pa. Okay? Kulang pa. Why? Kasi hindi naman siya nakapag-break ng structure. Kahit kung titingnan mo to sa mas lower time frame, hindi mo makikita yung candlestick na gumano ng sobra. Hindi. Ito yun. Yes, ito yun. So, in that case, siya yung nakapag-break ng structure or nag-cause ng change of character, then mas magkakaroon tayo ng point of interest dun sa signs or dun sa middle part ng zones na yan. And the moment na one single pass, after one single pass, ayan ang matatawag mong BPR, balance price range. Naintindihan? I know, nakita mo to as balanced price range. Why? Umalis. Nag-take away yung price, which is correct. Pero ang tanong, nag-cause ba siya ng breakup structure? Nagkaroon ba ng MS, market shift? Hindi pa. So, in that case, wala namang mali. Kung titingnan mo nga eh, kung nagkaroon na tayo ng balanced price range right around here, bumasag siya dyan, then definitely, may kita mo nag-respect yung price dito. But again, ano sabi ko nga, kailangan i-rebalance ang balanced price range. In this case, ito kasi yon. So in that case, tumaas pa siya ng konti. And nakita mo ba na binrake to using this one? Hindi. Nag-create siya ng higher momentum. And now, dito. So in this case, perfect. Okay? Perfect yung trade mo. It means panalo ka dyan. Okay? Okay yung trade mo, panalo ka dyan. Pero ang tanong, medyo malapit yung risk natin. Diba? Hindi, tama to. Okay? Tama yung risk management mo. It's just, baka tamaan, di ba? Baka mamaya mo matamaan, babaya mo, may stop loss ka. Although tama, di ba? Tama yung positioning mo, tama siya, pero lumalapit siya sa stop loss mo, which is dapat hindi, di ba? Dapat hindi nagsa-sideways dyan, tama? So, kung talagang BPR yan, hindi siya mag-stop dyan, okay? So, in this case, binasag niya ng binasag yung BPR mo. So, in this case, kung ito yung kinuha mong BPR, makes sense. Because that's the 50% level, okay? So, that's the clarification for BPR. Thank you, Josh.